Hi, what's up mga kapatid? Yon! Andito na naman po tayo, your nurse Nanlan. And yes, for today's video, ang pag-uusapan po natin ay paano ba ma-monetize in less than 4 months. Yes mga kapatid, pero bago po ang lahat, pakiplay muna yung intro. Yon! Welcome back! So yes mga kapatid, pag sinabi pong na-monetize in less than 4 months, ibig sabihin nun ay na-achieve nyo na po yung 1,000 na subscribers and 4,000 na watch hours na kailangan na requirement ni YouTube para kayo po ay i-grant niya na maging part ng YouTube community as a creator. So yes mga kapatid, yung sinasabi ko pong less than 4 months na na-monetize ang account ay ang aking sarili pong experience. So isa-share ko po sa inyo ano ba itong mga ginawa ko para ma-monetize ako agad in less than 4 months. Una po, you need to watch some tips from YouTube on how to start your channel. Kumbaga sa bahay na pinapagawa mo, dapat meron kang foundation, di ba? Para alam mo yung basic vlog. Para sa umpisa pa lang, di ba? Parang pro na kayo. Pero it's okay na magkaroon po ng mga pagkakamali sa umpisa. Sabi nga nila, you learn from your mistakes, di ba? And hindi naman agad-agad magaling ka na sa lahat ng bagay. Sa umpisa talaga, nagkakamali ka. So, second tip mga kapatid is you need to create contents that are informative or in demand to other people. But make sure that it is close to your heart. So in order for you to gain a lot of watchers or subscribers, you need to offer them something na nag-a-answer sa mga questions nila like how, why, when, how much, yung pong mga ganong questions na magkakaroon po sila ng mga kasagutan. But make sure nga na it is close to your heart para at the same time is nage-enjoy kang isinishare to sa kanila. Or lahat po ng mga sinesearch nyo nung hindi pa po kayo nag-YouTube, so pwedeng yun po ang gawin yung mga content. So hindi po magmamatter talaga kung ano yung mga ginagamit nyo mga device pag kayo po ay nagva-vlog. It's the content that matters. So galingan po sa content talaga. Number 3 tip is avoid talking too much about yourself in your early vlogs. Because sa umpisa po ay hindi ka pa talaga sikat. So ayaw nilang malaman ng kahit ano tungkol sa'yo dahil nagpunta sila sa iyong channel para sa information na ibibigay mo sa kanila. So straight to the point ka dapat. Wala nang paligoy-ligoy pa. Dahil ang patience ng mga viewers sa umpisa ay napakababa po. Yung 1 minute na yan ay napakahalaga para mahatak nyo sila at hindi sila bumitaw, diba? Tulad ng pagmamahal ng inyong mga ex na bumitaw agad. Number 4 tip is avoid making long introductions. Ang dami po sa mga unang vloggers ay talagang napakahaba ng kanilang mga intro. So sabi ko nga, ang patience ng mga viewers is napakababa po sa umpisa, lalo't hindi ka pa sikat. Or they might skip your video or worse, na magli-leave sila sa video mo. Number 5 tip is be consistent in uploading videos. Sabi nga nila, grind lang ng grind, di ba? Kahit 1 hour lang or 2 hours lang yung mag-gain mong watch hours sa umpisa, okay lang yan mga kapatid dahil hindi mo namamalayan, unti-unti po ay tumataas ang inyong mga views or ang inyong watch hours. Lalo na nga kung ang inyong content ay very informative. Number 6 tip mga kapatid is find your niche but don't be afraid to experiment. So at first, wala ka talagang maiisip kung ano ba ang niche mo, 'di ba? Dahil maraming mga information na gumugulo at tumatakbo sa isip mo. Kumbaga excited ka pang gumawa ng mga video. So lito ka pa, 'di ba? Lutang ka pa kung ano talaga yung gusto mong niche. Pero importante po talaga na may niche ka. Dahil lalo na kung na-hook na po yung mga viewers sa isang content na ginawa mo, so ina-expect nila na dadagdagan mo yon or susundan mo ng ganong klase ring content. So pag may mga katanungan sila, like kunwari sa mga about health, babalikan nila ang channel mo. At pag nakita nilang iba na naman yung in-upload mong niche, ay maguguluhan po ang mga subscribers nyo. Pero okay lang yan sa umpisa. Huwag po kayong matakot mag-experiment. Ganon po talaga ang buhay. Kailangan hindi ka nag-i-stick sa isa lang. Pero kung kaya nyo po at sa umpisa pa lang ay alam nyo na ito talaga yung niche na gawin nyo, ay mas maganda po at mas makakatulog po sa inyong channel. Number 7 tip mga kapatid is always motivate yourself. Diba? Sino ba ang tutulong sa sarili mo kundi sarili mo lamang? So lagi nyong tandaan at ilagay sa inyong isip na if others can, why can't I? Diba? Nagagawa nga ng iba eh. Di kaya mo rin. And syempre,
ang mga sikat na vloggers dyan, eh hindi naman nagsimula na sikat agad sila, di ba? They started from nobody and became somebody. Like sabi nga ni Kong, di ba? Law of attraction. Ngayon, tignan nyo si Kong, sobrang sikat na vlogger na siya. Talagang in-attract niya yung positivity. So, kailangan talaga, sa utak pa lang, eh pinapaganan nyo na, minomotivate nyo na yung sarili nyo para pati yung action nyo sumasabay. Number 8 tip, mga kapatid, is don't rush. Enjoy the process or trust the process, di ba? So, sa umpisa, syempre, marami pong mga vloggers na nakikipag-sub-to-sub. Wala naman pong mali doon. As long as yung sinasub nyo is talagang gusto nyo po yung content niya or talagang nakaka-relate po kayo sa kino-content niya. Pero, pag nakipag-sub-to-sub kayo just to increase your subscribers and watch hours, eh, hindi po magandang idea yan, mga kapatid, dahil pwede pong maka-apekto ito sa inyong channel. Pero okay lang sa umpisa, talagang may mga gumagawa po niyan. At first, ginawa ko din yan, pero I've learned na hindi po pala ito makakatulong sa ating channel. So yun nga mga kapatid, huwag po kayong magmadali dahil marami pong mga vloggers dyan na hindi naman po na-monetize in less than 1 month, 1 week, 2 months, 3 months, or even a year, di ba? Hindi po sila na-monetize. Tulad ko po, naging lucky lang ako na na-monetize ako in less than 4 months. Pero hindi pa naman po ako sikat na vlogger. Ang ini-aim po natin ay sumikat tayo dahil nakila pong fame whore tayo. Di ba? Kaya nga nagbablog kasi gusto mong sumikat. Kaya wag po kayong mawawalan ng pag-asa, di ba? Keep the faith. Yan. Laban lang, mga kapatid. Number 9. So, ito po ang pinaka-importante para sa akin. Enjoy the process, di ba, mga kapatid? Ang pag ina-enjoy nyo yung mga ginagawa nyo, talaga namang nagbubunga ito ng maganda. So, ang mga pinaghirapan po natin, tulad ng channel na ito, pinaghirapan po natin to, pag po kayo ay na-monetize na dahil sa hard work nyo, sa paghihirap nyo ng paggawa ng mga content nyo kahit sa una'y wala pang nanonood, ay talagang nakaka-proud po sa pakiramdam na na-monetize kayo dahil pinaghirapan nyo po yung content nyo. So, enjoy the process, mga kapatid. Yan, yun po ang pinaka-importante. Dapat masaya ka sa craft na ginagawa mo. And last but not the least, be yourself. Yun, mga kapatid, ang pinaka-importante sa lahat. Huwag kang mahiyang ipakita kung sino ka o ano ang totoong ikaw. Huwag ka pong masyadong gumagaya sa ibang mga content creators. Okay lang naman gumaya, pero konti lang. Huwag naman yung to the point na gagayahin mo lahat, pati yung pananalita, pananamit, at kung ano-ano pa. Dapat ipakita mo kung ano ka lang, kung sino ka lang. Kasi mas mamahalin ka ng mga viewers mo kung nagpapakatotoo ka sa sarili mo. Because who would love to watch a content creator na gaya-gaya, di ba? Walang matutuwa nun. Kasi parang wala kang sariling identity. So yun mga kapatid, ang mga tips po na ito ay nakatulong po sa akin para ma-monetize ako in less than 4 months. Pag po ako ay nawawala ng pag-asa o nade-discourage dahil wala pang nanonood sa aking mga vlogs, ay paulit-ulit ko lang pong itinatatak at inilalagay sa aking ulo ang mga tips na ito. So, I wish and I hope na sa mga vloggers po na nagsisimula pa lang dyan at nanonood ng tips na ito, ay later on maging successful po tayong lahat. So, yun lang mga kapatid ang aking maisi-share sa inyo. I hope nakatulong at nakapagbigay ng inspiration. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. Ako'y magpapaalam na. Thank you for watching and see you next time. Bye mga kapatid!